Good morning, Philippines! Welcome back to my channel. Sa lahat po ng nanonood ng channel ko, maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-likes at sa magla-likes pa lang po sa lahat po ng mga subscriber ko na ilan pa lang po. So, please, please, please po, subscribe na po. So, ayan. Judith Brinyas po, Buhay OFW. Once again. Ayan. So, habang po tayo nagkape, medyo gumana yung utak natin kung paano natin mapagsisimulan na naman yung ating topic for today. Ayan. So, bilang isang OFW po. So, ano po ba yung goal natin? Yung first goal natin, bakit po tayo ng ibang bansa? So, sa lahat po ng mga OFWs dyan na matagal na pong nagtatrabaho dito abroad, na marami na pong nakikitang improvement sa kanilang buhay, may sarili na po silang mga negosyo sa buhay, lalo na po yung mga na nagtatrabaho abroad po ng mga professional. So, most of the time, sila po yung unang nagiging successful. Kasi nga po, mas malaki po yung sweldo po nila kaysa sa atin. So, ayan. Para po sa ating mga baguhan na katulad ko, so, wala pong masama kung ano man po yung maging goal po natin sa bawat hakbang na gagawin natin sa ating buhay. So, ayan. Kung yung first goal po natin is magkaroon po sa ng isang business or magkaroon po ng isang bahay or magkaroon po ng investment, walang masama po yun. Depende po yun sa diskarte na ating gagawin. So, yun. Kahit ano man pong bagay na gagawin natin, magiging successful po tayo kung once po na magkaroon po tayo na tamang disiplina po sa sarili kung paano natin mai-spend yung lahat po ng salary na natatanggap natin sa dito nga sa working abroad po. So, yun lang po kadali. Para po sa akin, kung ang uunahin po natin is yung bahay, hindi naman po gaano importante ang magkaroon po ng magagarang bahay. Ang importante lang po is magkaroon po tayo ng bahay na masisilungan, na alam po natin magiging safe po yung pamilya po natin. Hindi po kailangan yung magagarang bahay, ang importante lang po at the end po magiging masaya po tayo kasama ang ating pamilya. So, yun po. Very simple lang po na pangarap ng isang OFW na katulad ko, kunyang nakatulad ko, kasi hindi naman po gaano kalakihan ng ating mga sinisweldo o kinikita. Sapat-sapat lang po doon sa pang-araw-araw po na kailangan ng ating pamilya. So, dapat po we have to have wise decision, sapat po na pag-i-spend ng ating salary every month. So, yun. Tamang pagplano po para sa ikauunlad ng ating pamilya. Hindi lang po para sa sarili, kundi pinakaunang ano po natin is the whole family. Ayun. So, para pagdating naman po sa business is kailangan po natin sa pagbi-business ang mapagkakatiwalaan ng pera natin. So, hindi po natin kailangan na magtayo po ng business agad-agad, kasi nga po ang pinag-uusapan is pera. Pagdating po sa pera, kailangan ang mapagkakatiwalaan sa pera. Hindi po natin kaagad-agad na iplaplano ang pagtatayo ng isang business, kasi balang araw po baka po tayo malugi, di laking pagsisisi po yun. Dugot pawis po ang nakapuhunan po dun sa perang ilalaan natin, tapos bigla lang po mawawala. So, yun po. Dapat magsiguro po tayo. So, ayan. Para po sa investment, kahit na sino po pwede po mag-invest anytime habang po tayo'y nagtratrabaho abroad. So, yun.
investment at saka business, pwede natin gawin yun in sa kahit pa konti-konti. Kung wala pa po tayong pang-business na pera, pwede po tayong at the same time mag-save pa konti-konti. Tapos pagka nabuo na po yung target natin ng pera para sa pang-business, is pwede na po natin yung simulan. Pero make sure lang po na ang taong pagkakatiwalaan natin is talagang pagkakatiwalaan natin habang buhay. Ayan lang po. So, ang investment, pwede po tayong mag-invest, pero make sure lang po na hindi yung scam ang may imbisan natin ng ating pera. So, yun nga po nabanggit po natin yung tungkol nga po doon sa FlexiFund, accounting investment or MP2 program yun. Yung simple way lang po yun para makapag-invest tayo ng konting amount na pera para sa future natin at the end, uuwi po tayo, hindi po tayo uuwing lokaan sa ating bansang sinilangan. Ayan. Pwede po natin gawin yun lahat. Depende lang po yun sa gagawin nating step kung paano natin first nasisimulan ang ating hakbang. So, yun lang po kadali. So, tungkol naman po dun sa mga relationship na nangyayari po sa ating buhay, relationship sa ating mga mahal sa buhay sa Pinas. So, minsan po, alam ko po yun na minsan hindi po tayo nagkakaroon ng magandang samahan between sa isang miyembro ng pamilya, sa ating mga OFW, kasi nga po doon sa lack of communication. So, minsan po, wala po tayong mga panahon para po makausap ang ating mahal sa buhay, kaya po medyo na naliligaw po sila ng landas. So, ayan. Hindi po natin maisisisi yun sa lahat po ng mga OFWs, lalo na po yung hindi po nagkakaroon ng time na makausap yung mga pamilya nila. So, kailangan po natin magkaroon ng oras, kunting oras po sa kanila para makausap, kumustahin, at saka lagi po natin silang isasama. Ano man pong plano natin sa buhay, kailangan po alam po nila yun. So, para maging pantay po, magkaroon po tayo na patas na kumbaga laban, walang lalamang. So, yun. Para alam po ng asawa natin, ng bawat miyembro natin, kung saan po napupunta yung lahat po na pinaghihirapan natin, kailangan po nila alam yun. So, yun lang po kadali para po mapanatili yung samahan po natin sa ating mga mahal sa buhay. Ayan. So, ganun lang kadali. Minsan, mahirap gawin, pero kung susubukan po natin, at saka yun po talaga yung goal natin na matamo ang magkaroon ng maging hawa at masaganang buhay at the end, kailangan po natin maging wise, siguruhin po lahat ng hakbang na gagawin natin is wala po tayong matatapakan. So, dapat po patas. Kung ano man po yung plano mo, kailangan mo i-share doon sa unang-una sa asawa mo para po yung mindset din po niya is straight to the target din po, na kailangan ko rin po gawin to kasi nga po yung purpose ng asawa ko is ganito, so ganito din po yung gagawin ko. So, yun lang po kadali. Para po sa mga anak din po natin na medyo minsan po nagdi-demand, ganyan-ganyan. So, kailangan din po natin iparealize sa kanila na ang buhay is iisa lang. Once na maganda po ang katawan po natin is nandito po tayo. Once po na humina tayo is kailangan na po natin magpahinga. So, bawat hakbang po ng buhay natin is kailangan po natin sila isama sa lahat po ng oras, sa pagplaplano sa pera, kung ano pong gagawin natin or ganyan. Kailangan po kasama po sila. So, dapat po matuto sila habang mas maaga, matuto sila magtipid or ganyan. Ayan. Budgeting is
the first way to make us more achievable. Ayan, English yun. Hindi po kung saan yung sale is, doon po tayo pupunta. Maybe sa mga OFWs po na matagal-tagal na rin pong nagtratrabaho ng ibang bansa na medyo hindi pa po medyo nakaahon. So, you have to think about it. Maybe mayroon po tayong hindi dapat gawin na ginagawa po natin. Isipin po natin yun. Sa lahat po ng mga OFWs na umuwi po ng luhaan or minsan, ano po ba yung pagkukulang natin? Bakit po hindi po natin naipupundar ng maayos yung ating mga pinaghihirapan? So maybe mayroon po tayong isang bagay na dapat baguhin sa ating buhay. Mayroon po tayong isang pagkukulang na dapat natin malaman kung ano po yun. So, ganun lang po kadali. So, guys, sana po enjoy po yung, in-enjoy nyo po yung topic ko po for today. Sana, keep watching more videos and please po subscribe. So, yun po. Thank you po and God bless all.